nasa BFAR ay mayroon tayong fishing gears, paraphernalias na 1.27 million. Fish vending equipment na nagkakahalaga ng 75,000 pesos. Mayroon ding fertilizer discount vouchers mula sa Department of Agriculture na nagkakahalaga ng 31,086,200 pesos. Rice Farmers Financial Assistance na may kabuuang halaga ng 39,299,650 pesos. Kasama din sa ipapamahagi ng DA ang isang organic dairy production, fuel assistance to farmer projects mula sa DA na may kabuuang halaga ng 1,921,500 pesos. Mula naman sa PCIC, mamimigay tayo ng mga cheque na may kabuuang halaga ng 141,711.87 pesos. Mula sa DA Agricultural Credit Policy Council, mayroon tayong cheque na may kabuuang halaga ng 25 million pesos para sa mga lending conduits. Mula sa Department of Labor and Employment, mayroong tayong ipapamahagi na Certificates of Eligibility at MAC checks na may kabuuang halaga ng 890,000 pesos para sa mga benepisyaryo mula sa Nueva Ecija at Aurora. Mula naman sa Technical Education and Skills Development Authority, mayroon tayong ipapamigay na MAC checks para sa mga scholarships ng mga taga-probinsya ng Aurora na may kabuuang halaga ng 2,226,000 pesos. We'll be right back.
ang Department of Social Welfare and Development ay mamamahagi ng kabuuang halaga ng 100 million pesos para sa mga benepisyaryo ng AKAP sa probinsya ng Aurora. At ngayon, ating pong natutunghayan ang ceremonial distribution ng Pangulo para sa mga benepisyaryo ng AKAP ng Department of Social Welfare and Development. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa lahat ng ating mga beneficiaries. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago. Sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napakong na rin ang mahal natin kaya. Panahon na. Maaari na po tayong upo. Inaanyayahan po natin si Mayor Red Ronan Angara ng Baler Aurora upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo mga tiga Aurora, karangalan po natin makasama ngayon ang Pangulo ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos. Welcome sir sa bayan ng Baler. Kasama rin po natin si Sap Anton Lagdameo. Our very own Senator Sunny Angara. Secretary Laurel. Secretary Gatchalian, League of Municipalities, mga kasama ko mga mayor, fellow mayors, lahat po ng public servants, saka po sa mga magsasaka ng Bayan ng Baler at Bayan ng San Luis. Dapat po maging proud tayo mga taga Aurora kasi ito po siguro ang unang pagkakataon na pinasyalan tayo ng Presidente ng Pilipinas na may kasama pang ayuda. Di po ba? Nasabi po kanina ni Secretary Gatchalian, ang ipamimigay ni
President Bongbong sa dalawigin ng Aurora is kulang-kulang 100 million pesos. Ang lalawigan po ng Aurora is first and foremost ang agricultural town. So talagang very timely po ang ayudang bibigay ni President BBM kasi napapalibutan po tayo ng karagatan. So maraming bangisda at magsasaka sa lalawigan ng Aurora. So nabanggit ko nga po kanina, through the SWD, mamahagi ng 10,000 pesos each sa 10,000 tiga Aurora si President BBM. So sa ating mahal na Pangulo, very short lang po ito, 2 minutes lang po ang aking binigay ng oras sa akin para magsalita. Maraming salamat po mula sa lalawigan ng Aurora at sa bayan ng Baler. Welcome po kayo dito, mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mayor Rhett Angara. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Aurora Governor Reynante Tolentino upang magbigay ng kanyang mensahe. Minamahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr., mga kagalang-galang na mga kasama sa pamahalan at higit sa lahat ang ating mga benepisyaryo, magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, pinatunayan ng ating pamahalan ang patuloy na suporta ng marasakit sa ating mga magsasaka, mangingisda at pamilya. Ang pagtanggap ninyo ng tulong ng isang hakbang tungo sa pagpapalakas ng ating sektor ng agrikultura at pangisdaan, gayundin ang ating mga komunidad. Bilang gobernador, nais ko pong ipabot ang aking tusang pasasalamat sa ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa walang sawang pagsusumikap upang masigurong mabibigyan ng tamang suporta ang ating mga kababayan. Kasama po ang buong pamahalan ng panlalawigan ng Aurora, kami ay patuloy na sumusuporta at tutulong sa inyong lahat na may magsilbing dagdag lakas ang tulong na ito pang lalo pa nating mapaunlad ating mga sakahan at pangisdaan, pati na ang ating mga komunidad. Muli, maraming salamat sa ating mahal na Pangulo at sa lahat po nagbigay daan upang may isa katuparan ng programang itong. Sa aking mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya, saludo kami sa inyo. Sama-sama po tayong babangon para sa isang masaganang kinabukasan. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Tolentino. At ngayon, atin pong inaanyayahan si Aurora Lone District Representative Romel Angara upang magbigay ng kanyang mensahe. Magandang umaga po aking mga kababayan dito po sa bayan ng Baler at mga taga San Luis. At doon na rin po sa ating mga nakikinig na simultaneous na narinig po nila tayo ngayon mula sa bayan ng Dinggalan, mula sa bayan ng Maria Aurora, mula sa bayan ng Dipakulaw. Aking mga kababayan, nung ito ay hindi pa nangyayari, ito pa lamang ay aking isang pangarap na sana balang araw, may isang Pangulo ng Republika na pupunta sa ating lalawigan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na sumama sa Davao Oriental, Tawi-Tawi, Tagum City at nakita ko ang kagalingan at kasipagan ng taong ito. Parang local official ang ginagawa po niya at napakaganda sapagkat dito po sa lalawigan ng Aurora, sabi ko nga po sa inyo, pangarap ko lang noon, dahil hindi kaya ng local government officials, ngayong araw ito, 10,000 farmers at fisher folks at mga pamilya, ilan lamang yan na tutulungan niya. Kaya't aking mga kalalawigan sa lahat ng bayan na aking binanggit at narito ngayon, palakpakan po natin na napakalakas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ating
sariling atin, Senator Sonny Angara. Governor Reynante Tolentino. Mayor Rhett Angara of Bel Air. Secretary Kiko Laurel of DA. Secretary Rex Gatchalian of DSWD. And of course, SAP Anton Lagdameo. Sa lahat ng ating kumpletong mayors na narito ngayong araw na ito, Mayor Sherwin H. Tai of Dingalan, Mayor Danny Tolentino of Dipakulaw, Mayor Ariel Bitong of Maria Aurora, Mayor Ariel De Jesus of San Luis, Mayor Manuel Torres of Dinalungan, sa lahat ng opisyales, paumanhin, Mr. President, binanggit ko na po sila isa-isa dahil this is a once-in-a-lifetime opportunity. Ni sa panaginip, aking mga kababayan, na ito ay mangyayari po sa ating lalawigan. At ako po ay kukunin ko na yung pagkakataong ito. Kung napapansin po niyo ating mga kababayan, tuloy-tuloy ang pagsulong na lalawigan. Bakit? Sapagkat napakahalaga na binigyan po tayo ng mahalagang tulong ng ating Pangulo, mapa-infrastruktura, mapa-social services, hindi na po natin matatawaran ang kanyang kasipagan at kagalingan ng buong kanyang cabinet members. Kaya't aming mga kalalawigan, sabi ko nga sa inyo, itong pagkakataong ito na naririto mismo, kaharap po natin kasama na kamayan ang ating mahal na Pangulo, Mr. President, hindi po namin ito makakalimutan. Sana po sulong Aurora at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Representative Angara. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin si Senator at incoming Department of Education Secretary Juan Edgardo Sonny Angara upang magbigay ng kanyang mensahe at upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Magandang umaga po sa ating lahat, Mr. President, ang minamahal nating Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Thank you. Makasaysayan po itong araw na ito. Hindi araw-araw na binibisita tayo ng pinaka-busy, pinaka-dinamikong tao sa buong Pilipinas. Kaya maswerte at hindi natin makakalimutan ng lahat ng taga-Aurora ang araw na ito. Thank you, Mr. President. At hindi lang mag-isa si Mr. President. Kasama po niya ang tatlo sa pinaka-mahusay, pinaka-magaling, pinaka-matikas na kanyang miyembro ng kanyang kabinete. Ang isa nating parang kuya na inampun ako nung ako'y nag-aaral po sa United Kingdom, Secretary Anton Lagdameo. Ito po, batang-bata at napakagaling, multi-awarded mayor, at ngayon, kalihim ng DSWD at pwedeng ipaglaban sa K-pop, pwedeng ilaban sa BTS, Secretary Rex Gatchalian. Ito naman po, isang matagumpay na negosyante, very successful, pero iniwan ang kanyang malaking korporasyon para lang manilbihan sa taong bayan at sa lalawigan ng Aurora. Nakita natin, napaka makabago ang teknolohiya at mga equipment na dala nila ni Pangulong Bongbong, Secretary Kiko Laurel. Sa lahat ng kinatawan ng kanilang mga departamento, wala, kay Secretary Abolos, kay Congressman Rommel, napakasipag po at katuwang natin sa lahat ng proyekto dito sa Aurora, Governor Ray Tolentino, Mayor Rhett, sa lahat po ng mayors, nakita namin sa labas, vice mayors, officials, sa lahat po ng mamamayan at kababayan namin dito sa Aurora, magandang umaga po sa inyo, naimbag nga bigat kada kayo amin, natuwa si Presidente dahil sinabi ko sa kanya na halos kalahati ng mamamayan dito sa Aurora ay mga may lahing Ilocano. Yan. Salamat again, Mr. President. First of all, baka makalimutan ko, thank you for appointing me Secretary of Education, sir. Medyo mabigat ang mga suliranin ng sektor nito, pero hindi po namin kayo ipapahiya. Thank you for the trust and confidence, Mr. President. Salamat po. Ang dami po nating proyekto at umuunlad lalo ang lalawigan ng Aurora sa ilalim ng Marcos administration.
At kung may konting oras, mabigay ko lang po yung kasaysayan ng pamilyang Marcos at ang kanilang pagmamahal sa lalawigan at mamamayan ng Aurora. Si ang ama ng ating presidente, Ferdinand Marcos Sr., noong 1979, pinirmahan niya ang Executive Order No. 7. At mula sa sub-province ng Province of Quezon, ang Aurora na dating sub-province ay naging independent province. Kaya utang na loob natin sa mga Marcos na pinanak at isinilang ang Aurora Province. At ang aking ama ay nanilbihan sa ilalim ng first Marcos administration bilang presidente ng pamantasan o Universidad ng Pilipinas. At ang anak naman ng ating mahal na Pangulo ay baka hindi nyo alam, madalas po dito nagsa-surfing at nagsa-skateboarding. Siya po ay Pangulo ng Skateboarding and Surfing Association of the Philippines. So, ako nga, hindi ko pa napupuntahan yung ating skate park. Si Vinnie Marcos, mga dalawang beses nakapunta na ho dyan. Thank you for the love, Mr. President. At isa-isahin ko po, yung airport po natin, meron tayong bagong terminal, meron tayong bagong runway. Hopefully, pagbaba ni Presidente Marcos sa 2028, nakompleto na ho yun. Dadagsa ang mga turista at darating ang mga hanap buhay nang dahil sa pag-unlad na pagdala ni Pangulong Marcos. Yung itong building na ito, nakompleto last year, in-inaugurate po natin sa ilalim ng Marcos administration. Yung building sa tapat po ay isang branch ng National Museum. Ma-inaugurate natin kung hindi sa Disyembre, baka sa first quarter of next year, Mr. President. Again, thank you to your administration. Yung magkakaroon tayo, nandito dito, may taga-Kasiguran, taga-Dikadi ba ho dito? Taga-Dikadi area. Ayan, isa lang pong nakita kong kamay. Ha? Pero si Mayor Roy Soriano, si Mayor Torres, nandiyan dyan. So alam nila, magkakaroon tayo ng first Ascot branch sa Dikadi area sa ilalim ng Marcos administration. Yan po ang state college namin, Mr. President. Aurora State College of Technology. The branch is in Baler and there is no branch in the northern three towns. So this branch will serve and deliver quality education at affordable cost to Aurorans living in the northern three towns. And they are primarily Ilocano. You will be happy to hear, Mr. President. So lahat po yan, hindi ordinaryong proyekto lang po yan. Yan ay malakihang proyekto at binigyan po ng oras, binigyan po ng resources ng ating mahal na Pangulo. Hindi natin magagawa yan, kundi sa ilalim ng kanyang administrasyon. Thank you very much, Mr. President. Sana masusundan pa po yan. But thank you again, Mr. President. Lubos na pasasalamat ang buong lalawigan ng Aurora dahil sa inyong pagdalo. Thank you very much. Mabuhay po kayo. Ladies and gentlemen, let us welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos. Maraming salamat sa ating kaibigan. Magsiupo po tayo. Hindi ko na malaman kung anong paano ko siya tatawagin, kung senator ba o secretary, dahil siya ang papasok sa secretary ng Department of Education dahil noong umalis po si Vice President Sara. Iniisip namin kung sino ba talaga. At kagaya ng kanyang nabanggit, ay napakaraming problema at kailangan ayusin sa Department of Education. Kaya nung naghahanap kami ng kapalit, ako, palagay ko, alam ko na kung sino dapat ang ilagay dyan na marunong, dahil marunong at masipag at nakakaunawa sa mga problema at naiintindihan, naunawaan niya kung paano pandarin ang gobyerno para magawa lahat ng kailangan gawin. Ang ating parating Senator Sunny Angara na parating na secretary ng Department of Education. Kasama ko rin po ang ibang mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang lead agency po dito sa ating mga ginagawa.
ang Department of Agriculture. Nandito po si Secretary Kiko Laurel. At ang lahat ng ating mga nangangailangan ng tulong. Ito pong secretary po na ito ay kilala po ninyo, pero palagay ko nakikita nyo lang siya kapag may bagyo, kapag may baha, kapag naglindol o pumutok ang bulkan. Ngunit ay sinabi namin, itong dumaan na El Nino, itong tagtuyot, itong kahirapan na dinadaanan ng mga magsasaka at ng ating mga mangingisda ay krisis din ito. Kaya sinama po natin at tumutulong po sa atin ang DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. Nandito rin po ang Special Assistant to the President. Siya po yung aming troubleshooter. Ito po si Secretary Anton Lagdameo. Ang ama ng lalawigan ng Aurora, ang ating butihing gobernador, Governor Reynante Tolentino. Ang Lone District Representative na sinasabi pala sa akin ni Senator Angara, kasama pala namin mag-classmate kami sa House of Representatives nung pareho kaming congressman, nandun ka pala sa House din at nagtatrabaho din ang ating congressman Rico Angara. Ang mayor na ang ating host ngayon dito, ang mayor ng Baler, ang mayor Red Ronan Angara. At nakita ko po, nandito po lahat ng ating mga mayor ng iba't ibang bayan. Ang pinaka mahalaga at pinaka importante na bisita natin ngayon ay kayo po ang mga beneficiary ng ating bibigay, ipapahandog na mga tulong. Aking kasamahan sa pamahalaan, mga ating mga kaibigan, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. Ken da kayo nga tigamyanan, nga ayatek nga kailyak, na imbag nga bigat yu amin. Sa bawat umaga dito sa Aurora, bumubungad po ang araw sa kagandahan ng ating mga bukid at dagat, mga obra ng ating may kapal na siyang namang nilinag na ating mga magsasaka at mangingisda. Subalit ang haring araw na nagpapayabong sa ating mga pananim ay siya rin ang nagdala ng matinding pagsubok sa ating kamakailan lamang. Matinding init ang dinanas ninyo dahil sa El Nino na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar dito po sa Region 3. At ikinasira ang mga pananim na umabot sa mahigit 360,000 piso ang nawala sa hanap buhay ng inyong mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At hindi pa man humupa ang dalang hirap ng El Nino, nagkaroon naman tayo ng mga engkwentro sa pagitan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas at ang mga grupo na Dipakulao at Maria Aurora. At ang mga insidenteng ito ay nakakaapekto sa higit 3,600 pamilya sa 14 na barangay sa nasabing lugar. Bilang tugon, ang DSWD Region 3 at ang mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng relief assistance na nagkakahalaga ng 1,200,000 piso sa mga apektadong pamilya at individual. Kaya po kami nagpunta rito ngayon ay upang magbigay ng kaunting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng mga nagdaang tuyot. Bilang pambungad, masaya ko pong ibinabalita sa inyo na magbibigay ang ating tanggapan, ang Office of the President, ng ₱10,000 para sa bawat benepisyaro, magsasaka, mangingisda at mga pamilya na naapektuhan ng krisis.
ang kabuuhang halaga ng 10 milyong piso para sa 1,000 benepisyaryo ay ipapamahagi natin sa tulong ng inyong pamahalaang panlalawigan. Sa pangunguna ng DSWD, namamahagi din po tayo ng tigsa 10,000 piso para sa 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng ACAP program. Ang pamahalaang lokal ng lalawigan ng Aurora naman ay mamamahagi din ng tigli-limang kilong bigas para sa lahat ng dumalo sa araw na ito, kayong pong lahat na nandito ngayon. Ngunit po, hindi natatapos dyan ang tulong na dala namin sa inyo. Sa pangunguna ng ating kagawaran ng agrikultura, magbibigay tayo ng ilang unit na traktor, multi-tiller cultivator, pump, engine set, hammer mill, cassava granulator, at ilang pang kagamitang pansaka. Mamamahagi din tayo ng mga fertilizer discount voucher, rice farmers financial assistance voucher, at fuel assistance card sa ating mga magsasaka. Isang animal quarantine facility na nagkakahalaga ng 10 milyong piso rin ay ipagkakaloob natin ngayon sa inyong lokal na pamahalaan. Maglalaan din po tayo ng pondo na nagkakahalaga ng 25 milyong piso na pautang para sa ating mga mangingisda at magsasaka. Ang BIFAR naman ay magbibigay ng bangka, payaw, tuna handline, bottom set longline at gill net para sa ating mga benepisyaryong mangingisda. At upang maging maayos ang pagbili ng inyong nahuling isda, magbibigay din tayo ng fish vending equipment na nagkakahalaga ng 75,000 piso. Hindi po magpapahuli ang dole na magbibigay ng halos 400,000 piso para sa ating mga benepisyaryo ng Integrated Livelihood Program. At siyempre, andyan din po ang TESDA na naglalaan ng higit 1,700,000 piso para sa scholarships at halos 500,000 piso para sa Training Support Fund. At ngayon naman, na parating na ang tag-ulan, nakahanda na rin po ang inyong pamahalaan sa anumang magiging epekto nito. Mayroon na tayong naka-preposition na relief supplies na nagkakahalaga ng higit 180 milyong piso para sa buong Region 3. Natapos na rin ang Agwang River Flood Control Structure Project sa Baler. Ito po ay makakatulong upang mapigilan ang matinding pagbaha at malaking pinsala na dulot ng pag-apaw ng Agwang River. Sa puntong ito, nais ko rin pong ibalita ang ilan sa ating mga proyekto na at inisiyatibo na ginagawa dito sa probinsya ninyo sa Aurora. Kabilang sa mga proyektong ito ay ang pagpapasimento ng daan na nag-uugnay sa mga taniman ng nyog mula sa bayan ng Dinalungan patungo sa iba't ibang pamilihan sa lalawigan ng Aurora. Halos kalahati na rin ang natapos natin sa pagpapagawa ng Ningalan Baler Road Project na nakakahalaga ng mahigit 4 bilyong piso. Ito po ay direktang mag-uugnay sa dalawang tanyag na bayan ng Aurora upang mas mapabilis ang daloy ng kalakal, transportasyon at turismo sa inyong lugar. Isa ring hinahanapan natin ng solusyon ay ang mga inabandonang proyekto ng APECO na nagkakahalaga ng halos 800 milyong piso. Sadyang napakalaking kasayangan kung ang nangyari po rito na sana ay pinapakinabangan na ng mga mamamayan ng Aurora. Kasalukuyan natin inaaksyonan na po ang ating APECO President at CEO na si Hill Taway IV at napagdesisyonan na na itigil at i-rebid ang mga kontrata
upang tuluyan ng matapos ang mga proyekto sa lalong madaling panahon. Bukod dito, patuloy din ang pagbabalangkas natin sa paggawa ng Baler Airport Development Project. Eh, mahalaga ito upang maaari nang makatanggap ng mas malaking eroplano at dumami pa ang pasahero na kaya nitong pagsilbihan. Nitong Hunyo lamang, naayos na po ng Kaap ang pagbibili ng mga lupa na kailangan natin para dito sa ngayong Agosto para nakatakdang ilabas na ang pondo sa mga may-ari ng lupa ng mga yan upang masimulan na ang ating konstruksyon. Matapos nito ay ang pagpapagawa naman ng passenger terminal building ng ating isusunod sa mamamayan ng Aurora. Sana po sa mga mamamayan ng Aurora, sana po ay maramdaman naman ninyo ang aming pagkalinga sa pagmamahal sa inyo. Muli ko pong pinapasalamatan ang ating mga bayani sa agrikultura at pangisdaan dito sa Aurora. Sa bawat punla ng inyong tinatanim, sa bawat huli sa karagatan ng inyong hinahangop, binibigyan ninyo ng sigla ang ating pang-araw-araw na buhay. Naway magsilbing inspirasyon ang mga dala naming tulong upang lalo pa ninyong pag-iibayuhin ang inyong pagtulong sa ating bayan. Sa ating pagkakaisa, maitataguyod natin ang ating sektor ng agrikultura at pangisdaan upang mapaunlad ang ating komunidad at ang ating bayan. Bilang isang bansa, tayo ay magsama-sama at tayo ay magtulungan at magkaisa sa pagtaguyod ng isang bagong Pilipinas. Ang isang Pilipinas na mas matatag, mas maunlad, mas makatao para sa bawat Pilipino. Mabuhay kayong lahat, mabuhay ang mangingisda ng Aurora, mabuhay ang ating mga magsasaka ng Aurora, mabuhay po kayong lahat. Marami pong salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Diyos Tiyagnina, kata kayo amin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na manatili sa entablado at pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka at mangingisda mula sa probinsya ng Aurora na labis na naapektuhan ng El Nino. Inaanayahan din po natin na samahan sa entablado at tulungan ng ating mahal na Pangulo na mamahagi ng tulong sina Senator Angara, Secretary Chu Laurel, Secretary Gatchalian, as a Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. Ating tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling kinatawan ng mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Aurora. Estelito Sapnay Famis mula sa Kasiguran Aurora. Antonio Castillo Montes mula sa Kasiguran Aurora. Asrielita Del Rosario mula sa Dingalan Aurora. Pepito Malyari Buban mula sa Dinalungan Aurora. Danilo Magtanong Mateo mula sa Dinalungan Aurora. Pepito Ignacio Ayes mula sa Dinalungan Aurora.
Mariel Corbadura Katusalem mula sa Dinalungan Aurora. Ray Agustin Nagtalon mula sa Dilasag Aurora. Merlita Lorenzo Engaran mula sa Dilasag Aurora. At si Erickson Padilla Subang mula sa Dilasag Aurora. Ngayon naman po ating tawagin si Governor Tolentino upang tanggapin ang presidential assistance in behalf ng mga affected farmers, fisherfolk at families sa probinsya ng Aurora na may kabuuang halaga na 10 milyong piso. Maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, tinatawagan natin si Representative Angara at Mayor Angara sa Entablado para sa isang photo opportunity kasama ang ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na ipinamahagi ninyo sa ating mga kababayan na apektado ng El Nino. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo, ang ating mga cabinet secretaries at ang mga local government officials para isa-isang group photo sa baba ng entablado kasama ang ating mga benepisyaryo. Hinihiling po natin ang ating mga beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. At the count of three, Mr. President. Three, two, one. Maraming salamat po, mahal na Pangulo! Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng presidential assistance sa ating mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang mga pamilya dito sa probinsya ng Aurora.